Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang tiwala ni Pitbull. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So hindi nga po natin maikakailan na bagamat kakapanalo pa lamang ni Pitbull isa across ng world title nitong nakalipas na linggo lamang at wala pa siya sa listahan ng top 10 pound for pound fighters, ay talagang isa na siya ngayon sa pinakasikat na buksingero sa buong mundo gawa ng napaka-exciting na fighting style niya. Kaya naman sa tuwing sumasampa siya sa ibabaw ng lona ay talagang nakaabang ang madaming fans dahil siguradong umaatikabong aksyon ang mapapanood nila na laban. Subalit bago nga po siya naging isang ganap na superstar, ay talagang hindi din naging madali ang buhay sa kanya dahil nag-umpisa din siya sa kahirapan sa Mexico. Ayon mismo sa Viva Promotions, ay isinugal na umano ni Pitbull ang lahat matapos nitong ibigay ang kanyang buong tiwala sa ating pambansang kamaumani Pacquiao at sa kanang kamay nitong si Sean Gibbons, dahilan kung bakit siya pumirma sa MP Promotions. Si Pitbull lang po kasi ang bukod-tanging nag-iisang fighter na nanggagaling sa bansang Mexico na hawak ngayon ng Manny Pacquiao Promotions. At hindi nga po nagkamali si Pitbull sa desisyon niyang magtiwala kay Pacquiao at Gibbons, gawa ng natulungan siya nitong maging isang world champion. Mismong si Pitbull ay laging sinasabi sa kanyang mga interviews na nagpapasalamat daw siya ng gusto kay Pacquiao at Gibbons sa pagkakataon na ibinigay sa kanya at sa pagtiwala sa kanya na kunin siya. Ayon kay Pitbull ay nabago daw ng gusto ng MP Promotions ang buhay niya at ng kanyang buong pamilya dahil hindi na sila ngayon naghihirap at namumuhay na sila ngayon ng komportable. Madalas din sabihin ni Pitbull na idol niya daw talaga ang ating pambansang kamao at na hindi niya pinapalagpas ang mga laban nito dati dahil gusto niya daw talagang matuto dito. Kahit umano madalas siyang ikumpara sa heavyweight legend Iron Mike Tyson, ay si Pacquiao pa din daw talaga ang pinaka-iniidolo niya sa lahat. Sa kabilang banda naman mga idol ay ibinunyag nga po ng current WBC Lightweight World Champion Shakur Stevenson sa kanyang social media na nagkaroon umano siya ng sparring session kontra sa kanyang matalik na kaibigan na si pound for pound king Unified Welterweight World Champion Terence Crawford, kung saan umabot daw ang sparring nila sa 11 rounds. Ayon kay Stevenson ay dahil umano sa sparring nila ay talagang natutulungan daw siya ng gusto ni Crawford na mailagay sa mas mataas na level ang kanyang galing at talento pagdating sa sports ng suntukan. Kaya naman lubos ang pasasalamat niya dito. Nakatakda naman nga pong lumaban si Stevenson sa July 6 ngayong taon para depensahan ang kanyang titulo sa kauna-unahang pagkakataon. Subalit wala pa po silang nahahanap na kalaban. Habang si Crawford naman ay inaasahan din na lalaban sa isang world title fight o interim fight sa 154-pound junior middleweight division. Ibig sabihin po niya na iiwanan niya na ang pinaghangian niyang 147-pound welterweight division upang mas palakasin lalo ang kanyang legasiya bago siya mag-retiro. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.